What is up mga repaps? At tayo'y bigla ang pupunta sa Longga po. Dahil kailangan ating itest tong ilaw na to, no? Nagpalagay kasi tayo ng ilaw, additional na auxiliary lights dito kay ADB 150. Kasi sobrang dilim, no? Kapag pupunta ka dito sa bandang Bataan, napakadilim. May area dito na sobrang dilim. Hindi po pwede yung ano, natatalo ako. Ano ba yun? Natatalo ako na ano, pag sumasalubong sa akin yung mga trucks, yung mga kotse, minsan yung motor eh. Sobrang hina ng ilaw niya. I don't know kung may hina na yung mata ko, no? Pero basta, kailangan ko tong ilaw na to. Tawag nila dito eh, tawag dito, tawag sa ilaw na to. Shit, kalimutan to. Laser gun, no? So laser gun, ang taga ko iniisip, nakalimutan ko yung pangalan ng ilaw. Itong area na to, Diyos ko po, pag dito ka dumaan, itong mga pakorbata na to, dito sa bandang dinalupian, pag dumaan ka dito, Diyos kong dilim, no? Swerte mo na lang pag may kasabay ka mga malalakas ang ilaw, no? So yun, subukan natin to. Mamaya magbalik, dahil ngayon maliwanag pa at pupunta ako ng Longga po. May sasadyain lang tayo. Pagbalik dito, doon ko itutuloy yung video na to. Alright? Yan again! Ganon-ganon lang. Ang bilis gumabi, ano? At ngayon ay tamang timing, oh, tamang oras. Para i-test natin ang ating laser gun na kinakailangan dahil sa madidilim na daan dito sa bandang Bataan. Alright. Ayan, ayan, nakikita nyo ho ba? Nakikita nyo ho ba ang daan, no? Hindi gaano, di ba? Ayan. Although may mga konti ng ilaw sa paligid-digid, no? Pero hindi natin gaano nakikita ang daan. What more, kung nandoon na tayo sa may area ang sinasabi ko kanina, yun sobrang dilim. Kaya nagpakabitaan ito. So, ano nga ba ang dahilan? Ayan, sa sobrang dilim ang dinadaanan natin. So, again, pabalik na tayo sa ating pinanggalingan kanina. At galing na tayo ng Longga po. At ititest na natin. Yan, medyo patag na yung daan eh. Yan. Okay, masarap mag-drive pag gantong patag na tayo. Spalto. Anyway, ayan na. Itatry na natin banda doon. So lalampas muna tayo dito sa checkpoint. Ayan, baka may checkpoint ba to? O hindi. Hindi checkpoint. Mga tatawid lang. Pero okay naman tayo. Kompleto naman tayo ng mga documents. Alright, anyway, ito, padaan na tayo dito sa may madilim na part. Papuntang pinanupinan. Kurbada to eh, hindi ko lang tawag dito. Dito sa may Roosevelt. At ititest natin, okay? Serte mo na lang may kasabay ka mga motor na maliliwanag yung ilaw. Pero po nag-iisa ka lang, mas madaling araw na. Makukuwi ka ng mga 12, 1, 3, ganyan. Sobrang dilim nga, ito ang kakabitan natin. Now, ititest natin. Okay. Pala ang brand nito is TDD, nasa 30 watts lang. 30 watts or 40 watts, I'm not sure. Pero pwede na 'yon. So, let's go. Test na natin. Okay. Kung nakikita niyo, medyo madilim, no? Kasi pero may konti liwanag na kasi may mga tao, may kasabay tayo. Ito na 'yung area na sinasabi ko mga repaps. So, itatry na natin 'to. Palampasin lang natin 'to, 'tong kotse. Right, oh, ito. So, isa, walang ano to ha, isang ano lang. So, dalawa. Oops, hindi, iba yun. Yung isang maliit yun, yan. Pop, oh yan, diba, liwanag. Ah, ayos ha, nice. Okay to, pops, mga ganito. So, hindi natin to, hindi to masyadong ano, nakababa siya eh. Hindi to masyadong nakatutok sa mga kasalubong natin. At medyo may problema na ako ng kontes pinagkabitan ko. Although may bracket naman, pero may yanig eh. Napansin niyo may yan. So yun lang gagawin natin diyan, kailangan ano siya, fix. Kailangan naka-fix yung ating ilaw para iwas sa vibration. Yan, yan o. O katulad niya, meron tayong kasalubong, sigurado si signal yan. So yun lang. In a way, kailangan natin, no? Although sabi ng iba, medyo malakas yan, ganyan-ganyan, ano. Meron namang rules and regulation at guidelines ang LTO dyan, no? So hindi tayo basta-basta tag dito, gagamit ng ganyang kalakas na ilaw, no? Laser gun, kung hindi natin alam,
yung mga panuntunan dyan. So ano ba mga panuntunan? Unang-una, guidelines ng LTO. Patay muna natin, nasilaw sila eh. Guidelines ng LTO, kailangan hindi yun nakakabit. Auxiliary lights should be not attached dun sa may shock niya, yung front shock, no? So hindi dapat yun, so pinagbabawal yun. And pangalawa, hindi yan dapat nakapantay on mas mataas sa headlight mo. At nakakabit dapat yan sa body ng motor mo. So hindi kung saan-saan, dapat matibay yung pag-aakbit. Okay? And number 3, kailangan ang bilang ng auxiliary lights mo, ang LED yan, is 6 na LED lang, no? Magkabilaan. Ayan, oh. Oops, mali. Kasi may isa pa akong LED. So magkabilaan 'yon, 6 per side. So hindi pwedeng 7. So ano na 'yan? Pinagbabawal na 'yan. Okay? So okay naman, pumapayag naman sila, pero syempre dapat sinusunod natin kung ano yung mga panuntunan, di ba? Ganun lang naman tayo maging responsableng motorista, no? Mga paumaga man yan o gabi. Alright? So yun lang, pinakita ko lang, at sana magkaroon kayo ng buying point about sa pagbili ng ganitong mga klase ng auxiliary lights. So sa online ko lang siya nabili, napakamura, 1.5 lang, no? May mas mura pa dyan, no? 30 watts at okay na, okay na. So napansin naman ninyo, ayan, no? Di ba? So yun lang mga repaps, at dito na ako sa aming tahanan, ano, lugar. Bye-bye to mga guardian. At yun. So till next time. At na-excite lang ako. Senior ko lang ang aking ilaw. Oops. Kailangan natin bumili ng ano, bibili lang ako. Anyway, yun lang mga guys. At puputulin ko na yung video. At laging tandaan, lagi tayong mag-iingat, drive safe, yung mga ganun-ganun. Babush! Till next time.